mo na ang buhay, teenager. Kamusta? Kwentuhan mo naman ako. Yung mga naririnig ko kasi puro pagpapanik lang ni ate. For sure, may mga exciting na nangyari sa'yo doon. Yun nga po, tito eh. Naaalala ko po yung mga nangyari sa akin. Pero ang labo po ng lahat eh. Basta alam ko po, masaya ako, may music, may nagtatawanan. Eh, teka, paano ba kayo napunta ni Marga dun sa Maxwell? Yun po kasi yung last dare niya sa akin eh, yung mag-trespass ako sa Maxwell. Sa tingin mo, may kinalaman ka ba talaga doon? Ikaw ba ang nag-vandal? Pinakita po sa amin yung CCTV. Nandun po ako habang nag-vandal si Marga. Pero, hindi po kasi ako sure kung si Marga po ba talaga yung nag-vandal. Paano mo nasabi? Eh, kasi po, naalala ko na pumasok po ako nun sa loob. Si Marga, naiwan po dun sa likod ko. Ah! Ah! Mami! Oh my gosh! Oh my gosh! Mami! Ano, Daddy? Ah! Ah! Oh my gosh! Marga, Marga! Please! Carlos! Carlos! Ah! You're getting that thing away from me! Jesus! Ipis lang pala eh. Baka uulan, kaya bumisita. Ipis lang pala. Kasi nga kainin yan eh. Kainin? Hello, Carlos? Natural occurrence itong magkaipis sa loob ng bahay ng tatay mo? Bakit parang takantaka ka pa? Ay, ba sabi mo? Meron tayong binili na kondo. Bakit pa tayo nandito? Marga, hindi natin kayo magrenta ng kondo. Yung perang naipon namin ng mami mo, nakareserba na yun para sa school mo. Tapos iba naming ipon, sapat na yun para sa gastusin dito sa bahay. Hanggat di pa kami nakakahanap ng trabaho. So, do you mean dito pa rin tayo titira? Yeah. Daddy, kulang to. Pangkab ko lang to eh. Marga. Anak, sandali. Kunin mo na yan. Thank you, Mommy. Daniela, ano ba? Kailangan natin magtipid. Hindi makakatulong kung ganyan kalaki yung parating binibigay mo kay Marga. Mabuti pa, ipahatid ko na si Marga kay Jude. Para makatipid din tayo sa pamasahe. Tsaka para maranasan din ni Marga yung makasakay ng public transport. Kaya nga sinama natin sa pag-liquidate yung sasakyan eh. Kasi kaya na naman ni Marga mag-commit ng mag-isa niya. Carlos, lumaki ako at never ako nakapag-public transport. Ew! Yuck! Ano ba ito? Ba't... Ay, kundi mo naman flash ang mga tao dito. Ate, tapos ka na ba? May racket kasi ako eh, kailangan ko ng maganda. Just a minute! My God! Daniela, buksan mo. Carlos! Sumipito ako ng bahala dyan. Kasi, madula pa kasi kayong flash dito. Ito, tabo. Ito yung gamitin mo pang ikip ng tubig, tsaka pang flash. Oh, ganyan lang. Hindi pa pwede gumastos, flush lang, tsaka binay na. Ayoko, mababaliw ako, Carlos, ayoko. Ba't kasi hindi na lang kayo pumunta kay Sir Robert? Pwedeng-pwede kanyang ipasok sa kumpanya niya. At saka si Gino, baka sakali. Tay, alam niyo naman na ayaw lumapit ni Daniela sa daddy niya, di ba? Tsaka ayoko umasa kay Sir Robert. Para ko na rin sinabi na wala akong paninindigan sa pamilya ko pag lumapit ako sa kanya. Talagang paiirali mo yung pride na yan kahit sa kapakanan ng pamilya mo, ha? Carlos, mag-isip-isip ka. Sa panahon ngayon, kailangan ka maging practical. Hindi mo mapapakain ng pride na yan ang pamilya mo. Can you please do something about that? Yung laundry, damay mo na rin tong sa amin. Tsaka ang tumi-tumi ng bahay. Baka naman pwedeng linisin mo na. Sige po, ate. Pagkatas po nito. Ako na pong bahala. Thank you. Responsibilidad ng babae na siguraduhin maayos ang bahay, Daniela. Alam nyo, Tay, iba na hong panahon ngayon. Ang mga babae ngayon, iba na. Hindi na lang kami basta pambahay. Oo nga. Pero, kung walang trabaho yung babae, at wala siyang ginagawa sa bahay, ano pang silbi niya? Marga, ba't ka naka-taxi? At saka bakit dito ka dumaan? Oh, no. I just think it's about time for me to try being independent. I mean, senior high na tayo, di ba?
And bakit ba? Gusto ko lang naman i-try mag-commute eh. Ako si Daniela, asawa ni Carlos. Since naglalaba ka na rin naman, baka pwedeng isama mo na tong sa amin. Babayaran naman kita. Name your price. Kaya lang, you have to make sure na baguhin mo yung fabric conditioner tsaka yung detergent kasi medyo sensitive yung skin ko eh. And make sure na malinis yung pagkakalaba mo. Arte. What did you say? Mrs., unang-una, hindi ako labandera. Kung gusto mo magpalabada, maghanap ka ng iba. Maka-name your price ka pa. Akala mo kung sinong mayaman. As you can see, na-meet na natin ang projected sales natin simula pa nung nag-launch tayo. At minsan, hindi bumaba ang sales natin. And with the current trajectory, I am very confident na malalampasan natin ang projected sales na yun in the coming days. But Romina, you have to translate this into sales. And so far, I don't see anything. Wala. We need results as soon as possible, Romina. Alam mo yan. At yun ang ibibigay namin sa inyo. Kailangan lang namin ng konti pang panahon. Time that we do not have, Romina. Alam ko yun. Just give us a month to turn things around. Wala ba talaga kayong idea kung sino gumawa nito? Well, ang natatandaan ko, after the last year, nagpunta tayo dito sa school. Gusto mo mag-trespass ako sa school? Cassie, it's not considered as a dare kung sobrang dali. Bakit? Hindi mo ba kaya? Sige. Pumapayag na ako. I dare you to draw a smiley face dun sa wall. Sa wall? Halika, I'll show you. Kita mo yun? Yung wall na yan, kung nasan yung logo, doon. Okay? Marga, I get it. I knew it. What a waste. Marga. Let's go! Oh my gosh! Eh, hindi naman natin natuloy yung plano eh. So, ibig sabihin, someone else was there. Hindi lang tayo. Until now, eh, dinner na pa rin talaga. Iba din. Hey, Fats! Are you calling me a liar? Ikaw naman ang nag-dare kay Cassie na pumunta sa school kahit alam mo namang mahuhuli siya, di ba? So, di surprising kung totoo ikaw nag-vandal. Pero yung jacket mo yung nakitang suot na nag-vandal doon sa wall, di ba? As I said, nawawala nga yung jacket na yun. And do you think I'd be stupid enough to use my own jacket? Kung sobrang dali lang naman ni Trace pabalik sa akin yun. E di, if that's the case, ba't di na lang natin hanapin yung jacket mo? Meron kaming available na supervisory position. Pero mas mababa nga lang ang salary niya kumpara sa position na ina-apply ninyo. Here's the job description. And if you're considering it, pwede na ako mag-set ng final interview with the manager today so that we can start your application process. Actually, for formality's sake na lang ito. Okay. I-schedule na ho natin yung interview. Excuse me? Ano po yun, ma'am? I need some assistance. You work here, no? Okay, good. See this list? I need everything on that list. Makikuha na lang. Maghintay ako dito, okay? Mamili ho na ang trabaho yung mag-grocery para sa mga customers. Eh, ano pang point ko ba't nandito ka? Surprised na makita ka nagpapa-free taste dito, Romina. But I'm not. Dati pa naman talaga mahilig ka na magpa-free taste. Kausapin mo nga itong adelantado mong empleyado. Inuutusan ko parang walang naririnig. Daniela, hindi nila trabaho mag-grocery for you. Magkakilala po ba kayo, Ma'am Romina? Yes. Anak siya ng mister ko. Ay, kunin mo na yung listahan at ikaw na kumuha. Ako. Excuse me, you don't need to do this. Hindi niyo kailangan gawin to. O hindi sakop sa trabaho niyo, hindi naman kailangan. Yes, ma'am. I insist, hindi naman itong malaking bagay. Saan ngayon lang naman po? I-assist mo na si ma'am. Ako na po. Never mind. Why don't we have a sleepover? Para mapag-isipan na din natin kung sino talaga yung culprit. That's a great idea. Sa bahay niyo na lang, Marga. Sigurado mo ang pan. No? I mean...
May dinner pa kasi ako with my mommy and daddy, so maybe next time na lang. Tsaka susundin din kasi ako ni mommy eh. Okay. Ganun ang hirap mag-book ng cab. I heard na susunduin ka ng parents mo. Ba't ka nag-book ng cab? Excuse lang kasi yun. I'm so tired na kasi I just want to go home. Marga, okay ka lang? Just mind your own business. Daddy, may problema po ba sila, Ate Daniela? Kanina po kasing umaga, hindi niya po inatid si Marga sa school eh. Mag-isa pong nakataxing dumating sa school si Marga. Hinayaan nila magbiyahe ng batang mag-isa? Delikado na yung panahon ngayon at babae pa naman yung anak nila. Ganda gabi, magkulas. Kain ka, kain ka! Sige ho, salamat. Busog ako. Tumawag ko kasi si Sir Robert sa akin. Kung pwede ko kayong makausap. Ang aga-aga, mga boss ninyong naririnig ko. Mabuti sana kung magaganda mga boss ninyo. Hoy! Ikong babaeng talimbandas, nung isang araw ka pa, ano karapatan mong pigilan kami, ha? Kabago-bago mo pa lang dito, ha? Naghahanap ka ng away, gusto mo isumbong kita kay Makulas? Isumbong mo, sasamahan pa kita. You are denying me of comfortable sleep. Bawal yon. Tindi yan! Narinig niyo? Daniel, tanghaling tapat ang tulog po kayo. Saka pero diniwala eh. Nagkakasiyahan lang kami dito ah. Ano ba? Sino mag-a-adjust? Ako? Teka, baka nakalimutan mo kung nasaan ka. Teritoryo namin to. Matuto kang makisama. Oh, Jepol, tuloy ang kantahan. Oh, ninag no. No. Don't touch me. Don't touch me. Yun na po, sige na. No! I said no! Amin na sabi kasi. Okay na, okay na. No! Don't touch me! Ate Daniela, tama na. Isa ka pa. Galitin niyo na ang lahat. Huwag lang ang mondago na puyat. Kailangan mo ba talaga makipag-away sa mga kapitbahay natin? Napapahiya ako eh. Matagal kong iningatan ang pangalan at imahe ko dito bilang isang pulis. Huwag mo naman tumisan. Tay, I'm just trying to teach them how to be more considerate. Baka walang modo kasi. Daniela, hinay-hinay sa mga sinasabi mo. Iisang komunidad lang kami dito. At ikaw, parte na rin ng komunidad na yan. Lalo na't hindi natin alam kung kailan kayo alis dito. Matuto ka naman makisama. Tay, bago pa kami ikasal ni Carlos, kilala niyo na ako. I'm Daniela Mondragon. I don't adjust to people. People adjust to me. Sa inyo nga lang ako ganito eh. Kaya kung pwede tayo, huwag niyo naman akong pilitin. Kaya kita pinatawag. Gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Tulad mo, gusto ko lang din tulungan ng mga anak ko. Meron akong isang townhouse unit na wala namang nakatira. Napakalapit sa Maxwell. Kung pwede sana. Ibigay mo sa kanila yan. Huh? Ano ito? Susi ng townhouse na kinuha ng tatay mo para sa inyo. Pwede na raw kayo lumipat agad. Bakit niyo ko tinanggap? Daniela, alam naman natin. Ayaw ninyo na Marga dito sa bahay, di ba? At ang tatay mo mismo nagpatawag sa akin para ibigay yan. Kailangan namang tumanggi pa ako. Nadia, how much kayo sa akin? Here, 250. About you? May sa'yo. Uy, ako rin, 250. Oh, yun sa akin, guys. May bariya ka ba? Oh, may bariya na lang. Ayan. 4 is nice. Ay! 5-7. Ito yung sa amin ni Marine. So hungry. May problema ba, Marga? Ha? I can't find my wallet kasi. Pero I know it's here lang. Diyan lang. Sa bursa. Try mo. Don't worry. It's on me. Pumunta lang ako dito para isoli sa ito. Gusto lang itong tulungan. Ngayon, kung ayaw mo, isipin mo na lang ng tulong na yan para sa anak mo. Really, Dad? Gagamitin mo pa talaga si Marga as leverage? Daniela, please. Huwag ka makialam. This is none of your business. Please, Daniela. What, Dad? Alam ba ko rapat na mabaing yan pagsabihan ako na huwag mag-skandalo dito? May mas lalaki pa bang skandalo kaysa sa pagpapakasal mo sa kanya? Not to mention. This is enough. Okay, give me the key. Some things never change.
Kahit kailan, hindi ko kailangan mamalimos sa'yo, Dad. Sobrang